Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang napakaganda, nag-iisang diwata. Tara nyo sila na si Jing Jing. At syempre, for today's video, mag-sideline muna tayo ng bonggang-bongga. At talaga naman, masasabi ko na very challenging pala itong aking gagawin sideline. At syempre, nakiusap yung may-ari ng bahay dito sa kabila na magpasibak ng kahoy dahil winter na nga, sobrang lamig na. Siyempre, gumagamit sila ng mga kahoy para at least mainitan yung kanilang mga loob ng bahay. At siyempre, bago natin simulan ng video ito, isang intro muna! At syempre mga bakla, si talagang natutuwa naman ako dahil makatulong man lang kahit papano, at least magbibigay naman daw siya ng 30 New Zealand dollar per hour. So sabi ko naman kahit wag na, ipagsibak ko na lang kayo dahil sanay naman ako sa pagsisibak ng kahoy. Kasi talaga napakadami kong sisibakin kung nakikita nyo, as in napakadami. So let's start mga bakla! Ganito yung aking sisibakin. Ang bigat-bigat. Nakakaloka. Alam nyo ba na marami na ako nasibak? Kasi nakakaloka. Natutuwa naman ako kahit paano, exercise na rin to mga bakla. So kailangan ko lang na paliitin ang kunti yung mga kahoy. Ang dami ko na nasibak. So naisipan ko na i-vlog. So nakaka isang oras na ako nagsisibak dito mga bakla. Sanay naman ako magsibak dahil nung nasa Pilipinas pa ako, ginagamit namin pagluto is puro kahoy. So namangahoy ako, kaya dead ba sa pagsisibak. So why not? So as in, ang sarap magsibak ng kahoy mga bakla. Kasi naalala ko noong mga panahon na nasa Pilipinas pa ako, wala pa ako, hindi pa ako nag-a-abroad noon. Kasi nasarap mga kahoy. Siyempre, posing pa din mga bakla para maganda pa rin habang nagsisibak. So, exercise na din mga bakla. Kailangan habang nagsisibak, pretty pa rin.
So more on si Bak. So yan mga bakla, after ko na masibak lahat ng kahoy, lalagay ko na lang siya dito sa balde. And then dadalhin ko na doon sa bahay ng matanda. Dami ko na sibak na kahoy. Ito nga palang kahoy na ito, ay para siyang pine tree. Or pine tree na nga mga bakla, pine tree. Hindi ko alam kung saan siya galing. Pero ang bongga niya, ha? At sobrang lamig pati. Kaya, enjoy na din ako sa pagsisibak. At nakakaaliw. Ilalagay ko silang lahat dito. After, nahatid ko na din sa bahay nung matanda. Nakakatuwa. Ang dami-dami ko na sibak mga bayo at mga backlash. Siguro mga dalawang hapot to. Ayan mga bakla, dami-dami pa, no? So yung mga napuno ko na yung isang balde, tapos meron pa, dami-dami pa. So ayan, hihatid ko muna to. And then, magsisibak. So ayan mga bakla, nahatid ko na yung isang balde ng kahoy. Sabi ko sa kanya, i-vlog kita. Sabi niya, ala, nahihiya ako yun. Sabi niya, nahihiya daw siya. Sabi ko, arty, arty, nahihiya-hiya, pang nalalaki.
tigulang na naman siya. So this is second round. Yan mga backwash. Tapos tinatanong ako ng matanda kung magkaroon to. Sabi ko, wag na. Sabi ko, tulong ko na lang sa kanya. Kasi dahil matanda na nga siya, maedad. So, sabi ko sa kanya, wag na. Magpapasibak ka ulit. Sabi kong ganyan. Sabi ko, sari naman ako magsibak. Kaya dead ma lang. So sabi niya, pamimeryandahin na lang daw niya ako. Sabi ko, oh, kape na lang. Dami-dami. Dami-dami pa mga bakla. So yan mga bakla, natapos na naman ang video ito. Kunti na lang yung dadaling ko doon sa matanda. So kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre ito si Jing Jing, ang napakaganda at nag-iisang diwata ng New Zealand na nagsasabing MYMP, make your mama proud. At syempre thank you for watching and I love you all. God bless.